Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyuri. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng mga banal na anghel na tagatanod o guardian angels. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba, pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo, sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula at dinulutan ng pigati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, mga kalapitbayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos na matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nananangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ninuman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan, tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon na may manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang Siyang magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na Niya. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang mga may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag.
Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupain do'y aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos ang do'y titira. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat sa pagtatapos din ng linggong ito. At ngayon po ay pinagdiriwang natin o ginugunita natin yung pagdiriwang ng mga Anghel de la Guardia. Guardian Angels. Hindi ko po alam kung kayo po ba ay naniniwala pa sa Anghel de la Guardia? O kaya naman magandang tanongin, kailan ba kayo huling nagpatulong sa ating pong mga Anghel de la Guardia? Bahagi po ng ating pananampalataya na bawat isa sa atin ay mayroong nagtatanod
may nagbabantay, may gumagabay, at may tumutulong sa atin magbigay liwanag para yung atin pong mga desisyon sa buhay ay talagang mapunta sa direksyon ng naaayon sa Diyos. Kamustahin naman ninyo yung mga at pasalamatan yung mga anghel de la guardia po ninyo. Hindi natin nakikita, no? Pero patuloy silang naririyan. Hindi man natin pansinin, hindi man natin sila tawagin, pero lagi silang nakaantabay sa atin dahil yan po ang kanilang paraan ng paglilingkod sa Diyos. At tayo po ay inihabilin ng Diyos sa mga anghel de la guardia natin. Kaya hayaan niyo po na balikan natin sa tulong ng mga anghel de la guardia, balikan natin yung mga salita na ibinigay sa atin ng Poong Jesus sa Sareno na magiging gabay natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Nung Lunes, pinaalala po sa atin ni Jesus, no, yung ugali natin, anuman ang tagumpay natin, anuman ang paghihirap natin, makita nawa natin yung kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Wala tayong dapat ipagmalaki at hindi tayo dapat magmataas dahil hindi kinatutuwa ng Diyos yung mga taong mapagmataas o ang tingin sa sarili angat sa iba. Kaya nga sabi niya nung Lunes, ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Yung pinakaaba, no, yung pagtininan sa mata ng Diyos, ang pinakaaba sa atin, pag sinabing pinakaaba, no, yung bang kahit wala kang diploma, kahit wala kang title o karugtong sa pangalan mo, pero sumusunod ka sa Diyos, ikaw ang pinakadakila sa mata ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus nung Martes, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Saan ba yung kaharian? Sa langit. Kailan kaya yung may PhD na nasa langit? Ilan kaya yung vendor hindi nakapag-aral na nasa langit? So wala ito doon sa... Siyempre, no, hinahangad natin, nagsusumikap tayong umangat, umasenso, maayos ang buhay, no, pero yung mentality natin, no, yung pag-iisip natin, nawa manatili tayong sa harap ng Diyos, kailangan natin siya. Kasi pag, no, minsan nakakalimot tayo, no? Kapag umaasenso, kapag umuunlad, eh talagang lumalayo din tayo sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus nung Miyerkules, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng tao. No, parang yung pinananabig tayo, yung excitement, no, binibigyan na tayo ahead. Ito ang ma-i-experience ninyo. Ito ang makikita ninyo. Biruin mo yung amazement natin na yung mga anghel, no, sabi makikita ninyo sila akyat panaog, no, sa langit. Wow. Di ba parang ang sarap ng experience na makarating tayo sa langit. Nung Webes, paano ba tayo makakarating doon? Sa pamamagitan siyempre ng pagtupad sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Sabi ni Jesus, humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Pero di ba, binigyan naman sila ng kapangyarihan. Kaya nga yung... Ngayon, sa Ebanghelyo natin, di ba, nagre-report na sila. Tuwan-tuwa sila kasi totoo yung sinabi ni Jesus. Kaya nilang tapakan yung demonyo, kaya nilang utusan. Pero mo yun, kaya pala nating utusan ng demonyo.
sa ngalan ng Poong Nazareno. Hindi yung tayo ang inuutusan ng demonyo at tayo ang sumusunod sa demonyo. So pag wala ang Poong Jesus Nazareno sa atin, tayo talaga ang mauutusan ng demonyong gumawa ng mga bagay na gusto niya. Pero kung mananalig tayo, gagamitin natin ang pangalan ng Poong Jesus Nazareno, kakayanin nating maging ang demonyo utusan. No? At mapalaya siya. Nung kahapon, Biyernes, ang sabi po ni Jesus, hindi magiging madali ang magiging karanasan kasi nga parang mga kordero sa gitna ng asong gubat. Pero ang sabi niya, tandaan ninyo, ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin. Ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin, itinatakwil din ang nagsugo sa akin. So, hindi rin madali yung pagdaraanan natin, pero kailangan tayong maging matatag. Sa gitna ng mga asong gubat, mayroong mga rejections, mayroong mga bashers, mayroong tatanggi, pero mayroon din namang tatanggap sa atin. Kaya ngayong Sabado, nasabi sa pagdiriwang nga natin itong kapisahan ng mga anghel de la Guardia, sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. So meron tayong something to look forward, no, na aasamin natin na talagang ito, patikim pa lang ito, no? Pero yung higit pa dito yung ma-experience natin. Hindi lahat nakakakita sa Poong Nazareno. Hindi lahat nakakarinig sa Poong Jesus Nazareno. So, di ba yung ito pa lang na bagay na ito, maramdaman sana natin yung wow experience, no, na maswerte tayo. At sana patuloy nating hilingin sa Diyos na magpakita siya sa atin, magparamdam siya sa atin, at iparinig niya sa atin ang kanyang mga salita. Dahil yun ang nagbibigay ng kaligayahan sa tao. Dahil naniniwala po ako sa taong o ang taong malayo sa Diyos, wala itong kaligayahang mararamdaman o hindi ito makakakuha ng kaligayahang kailangan natin sa buhay nito. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ibinubunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng pagmamahal sa mga maliliit at mababang loob. Dali natin ang may pananalig sa Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan sa Kanyang mapagmahal na kalinga. Ang ating pong itutugon, makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang simbahan at mga namumuno nito, naway hindi asamin ang paghanga ng mundo sa pamamagitan ng karangyaan at kapangyarihan, kundi bilang mga mapagkumbabang lingkod na abot kamay ng lahat. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga may kapangyarihan, naway huwag umasa sa puwersa o armas, bagkus gamitin ang kanilang posisyon sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga nabibigatan sa mga pagsubok ng buhay, ang mga dukha, may sakit at may kapansanan,
Naway maramdaman ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan natin. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang lahat ng yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin, ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imig. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ninyong anak na mahal, itinuturong nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kapahamakan, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Pagsasalong walang Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Salamat.
Nazareno, nidulwalhati ka namin.